ito yung paborito ko na Ivy eh. Kung napapansin niyo, ayan, ang ganda, di ba? Sobrang healthy niya na. Pero, tingnan nyo naman kung gano'n siya kalaki. Ayan! Aba! Bala! Ayan na, ito yung agaw pansin, oh. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Sarah Smith. And sa ngayon guys, magtutour tayo sa gazebo area. Ayan, kung napapansin ninyo, ayan yung gazebo area. Sa likuran ko lang. So, update natin yan kung ano yung mga nangyayari sa mga halaman na dyan. Kung ano ang mga namatay sa kanila. Ang dami kasi yung mga namatay dun sa kabila. Hindi naman ang dami, pero may mga namatay kasi na ano. Ay! Ay, laki ng gagamba, oh! Ay, yan yung gagamba na ano. Ano nga tawag dyan na gagamba? Ayan! Hala! Ayan! Oh my gosh! Nakita nyo ba, guys? Yan yung lumulundag. Pag feeling na threatened siya, lumulundag yan. Wait lang, guys, ha? Ano kayang gagawin natin? Wait lang. Buti naman, nasa labas siya ng kwarto. Kinlose ko na lang yung screen ng ano, ng pintuan. At tapos, nagspray ako. So, ayan. Hindi ko na alam kung nasa na siya, pero siguro hilong-hilo na yun. So, ayan guys. Di tuloy. Natakot tuloy ako. Kasi yan yata yung ano, huntsman ba yon na ano, na gagamba. Nakakatakot. Ang laki nun ah. Malaki kaya yon. Hindi lang masyado halata sa screen, pero malaki kaya yon. Na-interrupt tuloy. So anyway guys, ayan, continue na natin ang ating magtutour tayo dito sa gazebo area kasi para ma-update ko kayo kung ano yung mga nangyayari dito sa mga halaman since na-update ko na kayo doon sa ano, sa likuran natin sa may shields natin na area dito naman sa ating gazebo kasi buti hindi sila naapektuhan dito banda kasi nga may shade na. Tapos eto pala, inad pala namin to. Kasi merong space dyan, so nilagyan namin ng parang shade cloth din para minsan kasi yung dito banda pumapasok yung init. Kaya nilagyan na lang namin. Tapos para protektahan din yung mga halaman dito sa panggilid-gilid. So, ayan. So eto yung ating gazebo area na tinatawag ko kasi eto naglagay tayo ng gazebo dito. Stand alone to na parang gazebo na nilagay lang namin, in-install namin few years ago. Siguro mga 4 years ago na. So, madalian lang to na tour. Kasi halos yata, may mga iniba-iba ako, may mga inad din ako na mga halaman dito na hindi nyo pa nakita nung last time. So, check natin kung anong nangyayari sa kanya. Ay, eto pala agaw, pansin o. Eto, nag-ano na siya. Eto yung sobrang mabango paggabi. So, ilang beses ko na to pala na sinabi sa inyo. So, ayan. Medyo ano na siya. Pa konti-konti na lang. Dalawa na lang yata yung natira na ano na flower. Pero sobrang bango nito pag dumadaan ako. Lalo na paggabi kasi binubuksan namin yung screen ng ano namin, ng pintuan namin sa kwarto. So, naaamoy paggabi. Kasi mas nangangamoy siya paggabi. Ngayon, hindi mo maaamoy yung bango niya. Pero paggabi, ang bango-bango, parang perfume lang. So, ayan. Pero ayan, no, eto, yung agaw pansin, oh. So, kung nakikita nyo, guys, ayan. Ayan yung ating hoya. Ayan yung ating hoya na pink naman siya na hoya. Ayan. Huwag na muna tayo mag-ano, ha? Kung maalala lang natin yung mga name nila, yun lang. Pero hindi ko na kasi maalala kung yung mga name nila eh. So, ayan ang ating hoya na sobrang ano na, sobrang healthy. Ayan. Ang dami pang flower oh. Ayan. Ang ganda. So, eto kasi may ano siya, may kasama siya dito para match. Eto oh. Ayan. Naglagay ako dito na nasa. Ay, nandito pala banda yung gagamba. Ang lakas na ng loob ko, ha. So, ayan, philodendron, yung heart philodendron, ayan. Ayan, okay naman, humahaba-haba na. So, alis muna tayo dyan. Ano ba yan? So, dito banda, unahin pala natin dito na banda para mamaya, continue na natin. Kasi, baka mamaya, nandyan pa yung, ano, yung gagamba.
So, eto may namatay tayo, oh. So, hindi ko alam. Sobrang haba nito nung last time, eh. Pero pinutol ko na kasi parang basta namatay siya. Pero ganun lang talaga yan. Kung mamamatay siya, edi mamamatay siya. Lalo na kasi ngayon na ano na, summer talaga. So, ayan, ang isa sa ating na-disappoint tayo kasi alam niyo na na, hinayaan lang. Pero pinutol kasi ng asawa ko yan kasi sobrang haba na. Tapos pinutol niya. Kaya ayan yung nangyari sa kanya. So, ayan. Ayan yung hindi nag-survive. Ah, nag-survive din naman. Kaso, ayan, nagkasakit or whatever. Basta. Yan yung nangyari sa kanya. So, eto, Diefenbachia din to. Marian ba to na Diefenbachia? Ayan, okay naman siya. Ang laki na nga nito, oh. Yun yung guys, oh. No, so pwede na siyang pwede na siyang i-cuttings, pero inahayaan ko lang siya na maging ganyan kasi mas gusto ko yung mga bushy. Alam niyo naman, mahilig ako sa mga bushy-bushy talaga. Tapos yung Diefenbachia, mga aglaonema, yun yung mga favorite ko na mga halaman kasi medyo plastic, 'di ba? So eto din, eto cuttings lang to from, hindi ko na alam kung saan galing to na cuttings, pero cuttings lang yan siya. So ayan yung mga babyhan natin ng mga Diefenbachia na mas masaya sila dito. So, tapos yung eto pala, kala ko mamamatay na to, yung Strelitzia na to. So, okay naman pala. Nasa ano to eh, nasa loob to ng banyo namin. Pero nilabas ko siya, tapos buti naman, bumalik loob na. Tapos eto, ang ating rubber tree, taniki ba to? No? So, parang umokay naman siya, parang nag-healthy nga siya eh. Ayun oh. Ayan. Kahit na may konting ano diyan, araw, full sun, natatamaan siya pero parang mas gusto niya. So, umokay naman siya oh, may baby na. Ayan. So, hardy naman yung yung mga rubber tree plants. Tapos as usual, ito yung mga tawag dito yung mga Calathea natin, Calathea. Or mga sinanti natin. Ayan, ito yung mga tumagal talaga sa akin. Yung hindi masyado nag-i-enerte. Magkapareho ba sila? Hindi no, magkaiba no? Magkaiba ba? Parang ito tsaka ito, pareho ba sila? Ito kasi iba yung Ay, ito iba to. Ayan. So, buti naman, parang okay naman sila. Wala akong problema sa kanila. Pero yung ibang mga, like, mamaya pakita ko sa inyo yung mga nag-e-enerte. Kung na sila binibigyan ng pansin kasi hindi kami best friend kasi ng mga Calathea. Alam niyo naman, sila yung maaarte sa lugar namin. Yung iba naman makasurvive naman, pero yung iba hindi. So, ang hirap talaga alagaan yung mga Calathea. Ang dami ko na rin yung mga namatay. So, hindi talaga kami best friend. Tapos yung mga Alocasia, ayan. Tapos eto, buti naman, oh. Hindi ko lang alam bakit nag-survive pa siya. Ayan oh, tagal na to sa akin pero hindi man lang siya lumalaki. Tapos minsan natusunog siya. Wala, ang ano niya talaga, ganun din. Stromanthi yan, diba? Tricolor. Alam mo, hinahayaan ko na lang sila ngayon eh. Prefer ko pa ngayon na yung mga mabilis lang alagaan. Yun na lang yung ikikip ko. Kung namatay yung mga iba, edi mamatay sila. Ganun lang talaga. Kasi wala ka nang magagawa eh. Hirap kasi dito, sobrang init din. Eto, low maintenance lang to. Kaya nga, mas gusto ko pa yung mga common na lang na mga halaman na hindi masyadong maaarte. Yan yung pa yung mga nagsistay. Dito banda. Ayan. Ay, may kumakain, no? Oh. Ano na naman yung mga kumakain dito. Pero okay lang kasi hindi niya naman mauubos yan. Sige, kainin mo siguro ano yan. Moth or caterpillar. Ayan mo. Ubusin mo yan kung maubos mo. Sige. So, ayan yung mga nandito. Tapos ayan, lagayan ko yun ng tubig. Diyan ako nasa-stock ng tubig pag umuulan. Tapos yung yung golden cane. Kasi yan yung namin bathroom dyan. Kaya tinatakpan para medyo hindi mainit. May mga nilagay ako dito na mga, I think, ang daming mga dyan eh. Tag dito, mga syngonium na pinasok-pasok ko lang dyan. Para makakuha ng init. Ano pa ba yung mga nandyan? Basta, yan lang. Inano ko lang sila para makakakuha sila ng konting shade. Tapos may philodendron dyan. Oh, hindi ko alam kung ano yung philodendron na yan. Pero dalawa sila yata dyan. Maganda siya ihang talaga. Kasi yung baby niya, oh, ayan. Parang
dekorasyon. Aba, dekorasyon. So, dito naman na part. Ito ang daming nagagandahan dito eh. Yung tawag namin dito, asparagus. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag dyan sa Pilipinas. Pero, asparagus fern siya. So, maliit lang to. Auntie ng asawa ko yung namatay. Sa kanya to. At sinave ko to. Sobrang liit pa nito dati. Tapos, itatapon na sana. Pero, buti inano ko. Kinip ko. Tapos, nag-ano naman siya. Ayan. Sobrang healthy niya na. Ay nako, nasistress ako. Aba, nasistress talaga. Hindi pa ako nakapaglinis-linis dyan sa ating succulent corner kasi sobrang init. So, dito muna tayo. Ayan. So, ang ganda ng asparagus na yan. So, hopefully, gumanda pa lalo. Kasi lalo na siyang ano eh, nagdo-double na yung size niya. Ayan, oh, dobling-dobling na talaga yung size niya. Kaya, ang ganda. So, simply lang yan. Laki na niya talaga. Oh, laki niya na. So, simpleng-simple lang yan ang mga halaman na hindi masyadong high maintenance. Tapos, yung agave ba to? Ano ang name niya to? Basta. Tapos, ayan, yung ating Diefenbachia. So far, okay naman. Tapos, eto pala, oh. Eto yung crusted siya na form ng IV pala. IV yan. So, hopefully, mag-ano pa siya. Magkumapal. Kung sa succulents, may mga nagka-crested form, meron din pala sa IV. Ayan. Cute, no? So, hopefully, mag-okay siya. Kasi, mo tingnan nyo, oh, parang ano siya, parang kale. Dito banda, ayan, may mga, yung succulents na yan, buti naman, okay naman. Parang, ang dilim. Madilim ba, guys? So, ayan. Tapos, yung mga cactus na yan. Ayan din. So, parang okay naman sila. Eto pala, oh, yung isang ano na to, philodendron, nagkasunog-sunog kasi nga, dun, oh, mainit, walang cover, kaya siguro na tamaan, kaya nagkasunog-sunog. So, tapos dito banda, puro na lang mga bromeliads. Eto yung sobrang laki ko na bromeliads, oh. Ganyan yun, sobrang laki. Ayan. So, lahat dito bromeliads. So, hindi ko pa nalinisan masyado. Pero, yun yung mga common na bromeliads kasi. So, ang daming palaka dito. Naririnig ko paggabi. Kaya, ang ganda. Kasi, feeling nasa Pilipinas lang. Like I said before, kung walang palaka, kung wala kang naririnig na palaka, ibig sabihin nun, walang mga halaman sa palibot. Kung magka-create ka ng garden, it means na may magre-resident din. So, ayan, yung mga palaka. Yung ibang mga palaka, maliliit lang kasi yung mga palaka dito, hindi mo nga nakikita eh. So, minsan, binabahayan nila yung mga bromeliads, kaya ang ganda. Ang saya, aba. Grabe, oh, sobrang haba na. Oh, humahaba na yung hoya na to, oh. Ovo bata ba to? Ovo bata to eh. So, ayan na siya, oh. Na, ayan, medyo humahaba na. Tapos, tinginan nyo naman yung ano natin, guys. Oh, philodendron Brazil. Ayan, grabe. Sobrang haba na. Oh, ayan, guys. Oh, pakita ko sa inyo. Wait lang. So, ayan siya, guys. Oh, ayan. Ayan, nasa maliit lang siya na pot. Pero, tingnan nyo naman kung gano'n siya kalaki. Ayan, haba, haba na. Ang ganda, no? Ayan, o. So, hinahayaan ko lang siya. Hindi ko na siya tinatanggalan ng cuttings. Ayan. Kasi paborito ko kasi yung Brazil. So, ayan. Ang ganda. Ayan. So, yung dito, guys. O, ayan yung mga kalithia ko na nag-e-enarte na hindi lumaki na ganun pa rin. Walang pinagbago. Basta, dyan na lang muna sila. So, dyan ko nilagay. Tapos, eto yung mga, ano, yung tag dito, yung mga aglaonema na kinatings ko lang, nasa sphagnum moss lang siya. Ayan, oh. Ayan, nasa sphagnum moss pa rin. Iba't ibang klaseng aglaonema na nilagay ko lang dyan, mga cuttings. Yung iba, mga bromeliads din. Gusto ko nga ilipat yung bromeliads na yan, eh. Ayan, oh. Kasi nag-green siya. So, dapat maarawan, eh. Para lumabas yung kulay. Pero, antayin ko na lang kung hindi na masyadong mainit. Tapos, ayan, yung mga rice cactus, ayan, yung ating Dracaena na colorama ba to? Ayan. Ang ganda niya kasi pink na pink. Tapos, eto naman yung reverted natin na, yung katulad nito, oh, ayan, yung katulad niyan, pero reverted siya.
So, ay nako, tingnan nyo ha, nakakalimutan ko na yung mga pangalan. So, tapos eto din yung variegated na ivy. Ayan, yung gustong-gusto ko nito. Ayan o, oh, kung napapansin ninyo, ang ganda ng ivy na yan. Wait lang. Ito yung paborito ko na ivy eh, kung napapansin ninyo. Ayan, ang ganda, di ba? So, ang ganda niya. Hopefully na dumami siya at mag-ano siya, mag-bushy pa. Ayan, ang ganda. Tapos dito, nilagay ko pala muna dito. Nasa loob kasi ito ng, ano, ng kwarto. Tapos nilabas ko lang siya. Tapos, ayan, syngonium. Hindi ko alam kung anong pangalan syngonium na yan. Tapos eto, cuttings. Ay, eto pala binigay sa akin ng, ano ko, ng inlook. Maliit lang to dati, tapos lumaki na. So, tapos, ayan, peperomia. Hindi ko alam, medyo nag-yellow siya. Pero okay lang, at least hindi naman siya naghihinalo. Okay lang yan, kasi nakatutok kasi yung afternoon sun kasi dito nakaharap, kaya medyo natatamaan sila dito. Tapos eto o, tingnan ninyo yung cactus na to. Ayan, ang haba-haba na rin o. Ayan, ang haba-haba din na. Ayan, so ang ganda. Nagaganda na ako dito eh. Hindi ko alam yung name nito. Wait lang, check natin eto para malaman ninyo. Perpsalis Paradoxa? Magkano bili ko na ito? $10 ba yan? Ayan, so maliit lang yan dati. Tapos humaba na lang. Ayan, ang galing niya. Ang ganda-ganda. Ay, tingnan nyo pala guys ang ating mga bromeliads dyan. Oh, ayan, ang gaganda. So check natin yan next time sa ating next na plant tour dyan banda. So tapos, eto yung tangkis tail na to na humahaba. Nilagay ko lang siya para mainitan dyan. Pero hindi ko alam. Parang ewan ko sa kanya. So far, okay pa naman. Okay naman siya, diba? Tapos, ayan. Hindi ko alam yung pangalan. Nakalimutan ko na naman. Diba? Ang ganda ng ano nito, mga ka-baby. Ano? Parang sabi niya nga siguro, can you please get rid of my babies? Kasi kailangan talaga lahat ng mga ano niya, yung mga nutrients niya napupunta sa mga kababihan niya. So kailangan na natin siguro tanggalin yung mga babies para dumami sila. Katulad din dito sa isa, oh, 'di ba? Ang dami din mga kababihan. Pero gusto ko kasi na ganyan eh, papasensyahan mo na. So ano ko muna, stay muna kita ang mga babies na 'yan. Tapos eto, nilagay ko pala dito yung ating arrangement na yan, na hindi arrangement, basta inano ko lang, nilagay-lagay ko lang yung mga succulents dyan. Kung napapansin niyo, hindi siya lumalabas yung kulay kasi nung last time na sunog, ayan o, oh, napapansin nyo yung sunog na yan o, oh, ayan, nasunog to kasi, kaya nilagay ko na lang dito muna. Tapos hindi naman lumabas yung mga kulay nila, nagigreen sila. Ito yung teardrops. Ayan, variegated teardrops yata to. Ayan. Tapos, ayan dito, lemon and lime, na rubber tree. Ayan. Sa loob din to, kaso nilabas ko rin siya kasi nga, lumiliit kasi yung dahon niya pag once na hindi siya nakakakuha ng sun. At least ng morning sun. Kaya nilabas ko siya dito. Kaya kung napapansin nyo, ayan o, oh, ayan o, oh, pag konti lang yung sun nakukuha, lumiliit yung dahon. Kaya nilabas ko muna siya dito. So, ayan, okay naman. Tapos yung Diefenbachia. Tapos ito yung Diefenbachia natin. Ayan. Ito din, oh, ang ganda, no? Gaganda talaga ako sa mga Diefenbachia. Tapos ito yung pinaka very common na Diefenbachia na, ingnan nyo, oh, nasunog to kasi dito banda, buti naman naagapan ko. Ayan, nasunog-sunog, oh. Pero napapansin nyo na naman, tingnan nyo naman, ang lalaki na. I know very common to sa Pilipinas eh, pero nagagandahan ako dito kasi tingnan nyo, oh, dumami na sila, oh. Ayan, dumaming-dumami na. Ayan, kahit common lang yan, nagagandahan ako dyan. So mas okay pa nga yung mga common eh, kasi nagsistay sila, hindi ka iniiwan. Tapos dito, ayan, yung mga, nilagay ko lang dito yung tag dito. Ang dami ko kasing mga, ano, mother-in-law's tongue. May ano pala ako dito, di ko alam mo kung medyo na, ano siya, oh, tingnan nyo. Ala, baka mamamatay na yan. So, ayan guys, eto lang naman yung mga nandito, hindi naman ganun ka. Nilagay ko pala dito,
Eto pala oh, nilagay ko muna yung afterglow na yan kasi ayoko na masunog. Yan yung so, baby. So, ayan lang naman guys, ang nandito. So, simple lang to. Dito ako tumatambay lagi, lalo na may nire-repot ako. Basta ito yung very accessible na lugar para sa akin pag naglilinis ako. And then, pag nagre-repot ako ng aking mga kahalamanan. Ayan. So, ito lang. Simpleng-simple lang to. So, ayan na lang guys. Thank you so much for watching. This is Sarah G. Smith. And ingat-ingat kayo. Bye!